Ay! Oh, nahintay ka na dito! Matagal-tagal ka na rin hindi nagsusot ng ganyan, ha? Oo, nagsusot ako ng ganito habang tumatakbo para mabawasan ang oksigen na pumapasok sa katawan. Kailangan bumalik ang dating stamina. Grabe yung stamina ng Makunochi na yun. Parang hindi marunong mapagod. Ayan ay nirequest mong may ranking na lightweight at junior lightweight pang sparring. Salamat, coach. Dalawang timbang din na lamang sa inyan. Baka mas mabuting mag-headgear ka. Ayaw talaga. Magandang kondisyon ngayon ni Sir Tate. Oo, pero kayo kukumpara natin sa kondisyon niya, nung kalakasan niya, malayo pa rin yan. Malayo pa rin yan? Hindi nga makaporma sa kanya yung nasa rankings na life ko eh. Iba na talaga yung nagkakaedad. 29. Isa siya sa pinakamatanda ngayon. Natural lang na humina rin siya at bumagal. Humina na? Oo naman. Pero paminsan-minsan may mga ilang sandali na parang wala pa rin nawawala sa kalakasan niya. Seryoso kasi talaga yan na maibalik yung dati kondisyon niya. Pero, mangyari nga kaya yun? Alam mo, kita. Kung magawa nga niya yun, maaawa rin talaga ako sa lalaban sa kanya. Kawawa si Makunochi. Mukhang ginagana ka dyan ang gusto, ha? Ha? Hindi. Sumusuntok lang ako para magpapawis. Oo nga pala. Pwede bang puntahan kita sa bahay mamaya? Ha? Yung mga tape ko kasi ng mga laban ni Mr. Tate. Panay nung nag-comeback na siya. Meron pa nung bago siya nag-retiro pansamantala? Ha? Gusto mo mapanood yung talo ng gurang na sinubukan niya maka-world title? Pasensya na, Sir Takamura. Nabahala kita. Wala problema. Alam ko, panahon ng taglamig yung laban niyang yun eh. Taglamig? Ibig sabihin, December, January, o February yung laban. Ah, ano to? Nakasulat yung pangalan niya. Ito yung unang beses na nakuha niya yung national title. Ang bata niya. Walang balbas, saka hindi pa bali yung ilong. Ah, ito yun. Ah? Hmm? Tama ba to? Si Mr. Tate? Dalawang round lang. Na-TKO na. Sobrang tindi lang siguro na nakatapat niya kaya ganun. Eh, tumalo nga sa kanyang champion, dinidepensa pa rin yung title niya hanggang ngayong araw na ito. Hindi pa rin natatalo yung mokong na yun. Hindi rin siguro inisip ng gurang na ganun kagaling yung lalabanan niya. Noong panahon na yun, binansagan siyang walang katapat sa buong Asya. Ang laki ng kumpiyansa rin niya sa sarili niya na pumunta siya sa Mexico. Kaya lang, anong nangyari? 4 na minuto lang siya nakatagal. Tapos luguan pa ang mukha niya. Talagang na-trauma siya dahil doon. Pagkatapos noon, 4 na taon ding nawala sa mundo ng boxing yung si Mr. A.G. Tate. Ano pa bang gusto mo malaman? Wala. Masyado lang ako nagulat talaga. Para sa akin kasi, parang hindi kayang talunin si Mr. Tate. Tapos dito, round 2, tulog na. Basta, swerte ka, makakalaban mo siya. Kung hindi nga uminto yun na 4 na taon, malamang world title holder na ngayon yung gurang na yun. Ganon kagaling at katalino siya na boksingero. Humina na, bale. Ganon? 29 anyos na rin siya, no? Hindi mo mababago yun. Ganon ba talaga yun? Hmm? Parang masalo akong natatakot sa kanya ngayon. Paano mo siya lalabanan? Wala siyang kahinaan kahit ano. At wala rin silbing gawang ko pa siya ng game plan. Pero, nangangarap ako na makalaban siya at dumating niya ang pagkakataon. Gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko para matalo siya. Ako ang challenger sa laban. Ang lamig! Oh, andito ka pa pala! Isasara ko na itong gym, ah! Oo. Grabe ang lamig na yung taon. Ang hirap magbuwas ng timbang kasi hindi ka pinagpapuwisa sa ganitong panahon. Umalis ako sa kalagitnaan ng taglamig dito. Tapos kalagitnaan naman ang summer ang inabutan ko ron. Sa Mexico ba?
Talagang bumabalik yung alaala na yung pagganitong panahon, ha? Ayoko mong maalala. Kumikirot dito kapag malamig ang panahon. Kapag nakakapa ako itong balikong ilaw, hindi ko maiwasang maalala. Yung mga araw na yun. Yo, kumusta? Okay lang bang suot-suot mo yan? Ang hirap huminga. Pero napakalimpis kasi ng hangin doon sa Mexico. Kaya kailangan ko palakasin yung respiratory system ko. Teka, wala bang teleponong pwede magamit man darito sa lugar na to? Telepono nga naman! Katabago pala kani-kanina! Kung hindi mo pala naririnig ang boses ng asawa mo, hindi ka ginaganahan magyan sa'yo, ah! Tama ka na nga! Nanghihina ngayon ang katawan ng asawa ko, no? Tsaka inaalala ko rin yung nasa tiyan niya. Kahit sino, ganito mararamdaman. Wala rin talagang pera kahit pa maging national champion ka dito. Pero alagang alaga ka ng asawa mo. Maswerte ka na rin. Tama ka. Nahihiya nga ako sa kanya. Buo naman talaga kasi tiwala ni Aiko sa'yo. Hayaan mo pag naging world champion ka na, gaganda na ang buhay mo. Tsaka isa pa, magiging iba na ang takbo ng buhay mo kapag naging tatay ka na. Ay, pagmamalaki ko talaga. Marami rin kasing hindi pabor sa pag-aasawa namin. Pagkakataon ko na to para makilala sa buong mundo. Siguradong re-respetuhin din ako tatanggapin ng mga magulang niya. Sa susunod na makita nila ako, world title na hawak ko. Nakarinig din ingay talaga. Lahat na nandito ngayon, kaaway mo. Huwag mong pansinin ang ingay nila, coach. Hoy! Hanggang ingay lang ang magagawa ng mga yan. Wala siyang kaba kahit ngayon lang siya sasalin sa isang international match. Tinawagan ko si Aiko nung nasa airport pa lang tayo. Akala ko sasabihin niya. Huh? Hindi ako pwedeng matalo, pero umuwi lang daw ako na maayos. Pero hindi ako makakapayag na umuwi ako sa kanya na talo sa labang ito. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko dalandala yun. Suot-suot niya! Gagaling pa yung nabaling ilong mo, pero baka hindi na bumalik sa dating itsura. Pero talagang grabe yung uppercut niya, no? Huwag mo masyadong dibdibin. Bata ka pa naman. Kaya mo umakyat uli sa rankings. Siguradong may ibang pagkakataon pa. Wala man lang kasi siyang nagawa sa laban kahit konti. Yun talagang pinakamahirap tanggapin na pagkatalo. Si Aiko. Huh? Gusto ko na talaga siyang makita kagad. Ay, oo nga. Para sumigla ka naman dyan. Umakyat ng hagdan nung biglang nanghina siya. Mukhang dahil sa sobrang pagod, masama yung pagkakabagsak niya pero ligtas na siya sa pahamak ngayon. Kaya lang, yung nasa loob ng tiyan niya... Bakit? Bakit ngayon ko lang nalaman to? Pasensya na po. Sinabihan niya kasi kami na huwag na huwag ipapaalam sa inyo. Tate? Yuji! Bakit gising ka pa, ha? Ayaw pa niya matulog? Inihintay ka niya makauwi. Ikaw talagang bata ka, oh. Sige, babasahan kita ng paborito mong libro. Ay, nakatulog na rin sa wakas. Salamat, Papa. Aiko, ang balita ako, mukhang sigurado na rin yung promotion dun sa kumpanyang pinapasukan ko. Pag nagkataon, ako rin magiging pinakamabilis umakyat sa kumpanya namin. Ang sarap pala ng pakiramdam nun. Oh, bakit? Hindi ka ba masaya para sa akin? Maganda balita yun. Oo naman, masaya ako.
Congratulations, Papa. Yun na naman ang panaginip ko. Suot-suot kang world championship belt. Tapos may karga-karga akong bata. Pero hindi si Yuji. Kundi yung anak namin hindi sinilang. Huh? Aba, Milagro. Napainom ka yata ah. Oo nga. Hindi ako baka tulog eh. Baka gusto mo rin. Ang sarap naman ito. Naalala ko dati, nanalo ko sa laban mo. Tapos minum din tayong dalawa ng konti tulad nito. Oo. Ang saya talaga. Ng mga araw na yun. Ha? Eh ngayon? Masaya ko. Mas kumingiti ka na kasi ngayon, hindi tulad ng dati. Ganun ba? Bye, Papa! Bye, Papa! Sige! Masaya ko. Okay na to. Okay na kami sa ganito. Eji, sigurado ng promotion mo. Baka magkaroon na ng announcement sa opisina bukas. Salamat, Bayo. Parati mo akong tinutulungan. Alam mo, nung umpisa, hindi ko rin alam kung isang katulad mong boksingero ay kakayaning magtrabaho kasama namin sa opisina. Pero talagang masipag ka magtrabaho. Kasundo mo lahat ng ka-opisina mo. Saka pinaka-importante, masaya si Aiko, di ba? Oo. Siyempre, iba pa rin ang dating mong matawag ka na boksingero. Pero hindi ka nakakasiguro sa kikitain mo. May pamilya ka na rin kasi. Mahirap na rin yung ganun, di ba? Oo. Oo. Oh, bakit? Wala. Medyo na pasobre yata ang inom ko. Tatlong taon nang lumipas nung nagretiro ko. Naging maayos naman ang buhay ko. Pero... Ikaw na ba yan? Ginabi ka yata ah. Pahingin tubig! Anong nangyari? Itatapon ko na yan. Tatapon? Bakit? Akala ko ba napakaliga sa'yo ng mga yan? Hindi ko yan kailangan. Hindi ko na yan kailangan. Ayoko! Huwag may tatapon! Aiko! Kung hindi importante sa'yo, importante sa akin ang mga yan. Mahalagang alaala ang mga yan. Hindi na natin kailangan yan. Andito naman ako. Lagi naman ako nasa tabi mo eh. Nasa tabi ko? Ikaw? Oo! Ibig ako nagsabi! Masaya ka! Hindi mo ba napapansin? Ha? Huh? Mula na pumunta ka ng Mexico, parang hindi ka pa rin nakakabalik ulit dito sa atin. Naghanap ka na ibang trabaho. Tapos nagsumikap ka talaga ng husto para sa atin. Dumating si Yuji sa buhay natin. Naging simple lang at tahimik ang mga araw natin. Kaya lang parang wala ka pa rin dito. Yung nakilala kong agent natin na buhay at masarap kasama, hindi ko na nakita mula nang pumunta sa Mexico. Ay, ko. Okay ka lang ba ng ganito? Paglipas ng araw, makakalimutan din ang buong mundo na naging sikat na boksingero kang napakagaling kong lumaban. Pero ikaw mismo, hindi mo kayang kalimutan yon. Nagpapanggap ka lang araw-araw. At tinalikuran mo na ang mga pangarap mo. Okay na sa akin ang ganito! Si Yuji, palalaki mo bang hindi nalalaman ang tunay na pagkataon ng tatay niya? Tunay na pagkatao? Kung kakayanin mo pa sana. Yan ang pakita mo sa akin, kay Yuji. At sa anak natin hindi natin nakita.
26 pa lang ako. Kayang-kaya ko pa. Ano bang pinagsasasabi mo? Pasensya na ba yaw? Ang laki ng utang na loob ko sa'yo. Hoy, Eiji. Anong sinabi ni Aiko tungkol dyan, ha? Eiji! Galing pa naman ito. Kung natalo lang, nangitiro na agad. Hindi na ba ako makakakita ng malakas-lakas na boksingero? Dato, ikaw ba yan? Kumusta na? Ikaw na bahala, coach. Anong akong bahala na? Panahon na. Kailangan ko itong gawin. Magbabalik na ako. Sa ikalawang laban lang, nakuha niya uli ang national title, ang pagbabalik ni AG Tate! Mukhang malakas ang bata niyan. Kilala mo siya? Gabi-gabi mo ba namang pinapanood eh? Di ba 19 anyos lang siya? Ang bata naman? Malakas ang katawan. Kung magkakasubukan ng lakas, medyo delikado rin ako. Tumawag no isang araw si Coach Nakaday mo ah. Pag-isipan mo rin yung training camp. Sabihin mo wag na. Hindi ko kailangan yun. Importante daw ang stamina sa darating na laban mo. Mahihirapan ka raw makapaghanda ng gusto kung doon lang sa gym niya. Kaya ko na yun. Natatakot ka bang maiwan uli ako? Iba naman noon kaysa ngayon. At saka malaki-laki na ang anak natin. At saka malakas ng katawan ko ngayon. Pero... Pupunta ka na sabi, Papa. Wala kang dapat alalahanin. Sinisiguro kong walang mawawala pagbalik mo. Paano kayo tiniyakin? Oo nga. Alam mo. Champion, hindi pasok yung timbang mo. Huh? Ano nangyari yun? Naibagsak naman niya ng maayos yung timbang niya nung nag-training camp kayo. Taglobby kasi kaya mahirap magpapawis. Sobra-sobra na nga yung pagbawas niya ng mga kinakain niya. Tatlong oras pa bago yung susunod na weigh-in, di ba? 200 grams ang naman natatanggalin ko eh. Di mo na ako kailangan samahan, no? Dali-dali lang magbawas ng 200 grams. Hindi ako naniniwala madali lang. Nahirapan siya magbawas ng timbang ngayon. Lalo na taglamig na. Baka kung mapaano siya. Hoy, Hipo. Naisip mo na ba na parang nakakaloko yung rankings? Ha? Isipin mo, ah, merong number one, pero merong pan-champion na nasa taas naman niya. Ano yun? Number one, pero may mas mataas pa sa kanya? Parang lokohan, di ba? Hindi ko kasi naisip yun eh. Kapag sinabi kasi ni champion ka, ibig sabihin nun, ikaw yung hari. Naiiba ka sa lahat. Kahit na ganun kasama ang kondisyon niya, pag akyat niya ng ring, hari siya, kaya meron siya naiibang lakas na magagamit para mapunan ng anumang kakulangan niya. Panoorin mo mabuti yung laban ko mamaya. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang hari. Opo! Naiiba sa lahat ang champion. Sir Takamura! Unti kang ba nang hindi pumasa sa weigh-in kanina? Huwag ka na mag-warm up, pana-stretching na lang ang gawin mo. Champion, kayo na po ang lalaban. Tara na, Takamura! Okay. Sandali lang po! Hindi ko na siya sasabihan kanina niya. Alam ko may nanalo siya kahit masama pa ang pakiramdam niya. Oo naman. Kayang-kaya pa rin niya.
Basta si Sir Takamura, kayang-kaya yan. Sinabi pa nga niya, basta champion, may naibang lakas para manalo. Naibang lakas? Kung ganun, mananalo nga siya. Sigurado! Nakakaintindi talaga nagsabi nun kung ano ibig sabihin ng champion. Mabibigat ang mga suntok ni Takamura ngayong gabi. Hindi siya mapapabagsak kahit anong mangyari. Ganun din ang masasabi ko tungkol sa lahat ng champion katulad mo. Magagaan lang ang mga kamaw mo, bata. Hindi mo ako mapapabagsak dahil lang dyan. Magaan lang ang mga kamao ko. Magagaan lang ang mga kamao mo, Makunouchi. Hindi mo ako mapapabagsak gamit ang mga yan. Sobrang sama ng kondisyon niya ngayon. Sabi na magpahalan mo lang kay Tamaki. Sinilakas ng kanan ni Sir Takamura yun ah. Hindi niya kakayanin kumukuruhan siya ng ganun suntok. Sa ngayon, hanggang job lang ang ating champion. May hinahan depensa. Nakababala ng kaliwa niya. Bukos nun. Ako ng bagong kapyon. Halos mapilipit ang leeg ng champion. Sir Takamura! Hinali mo na ng champion! Ang ganda pa rin ang tindig niya! At dyan nagtatapos ang unang round! Napakaganda ng pinakita ng challenger na si Tamaki! Kung manalo ng knockout ang champion na si Takamura, babaguhin niya ang kanyang current record na 12 consecutive knockout victories mula na mag-pro siya. Pero imbis sa iniisip nila ang record ni Takamura, tinatanong nila kung madedefend pa niya ang kanyang title. Hindi biro to, delikadong lagay niya. Masyado masama ang kondisyon niya. Paano niya kakayanin? Ano ka ba, bata? Kahit ano pa mga sitwasyon, mananalo pa rin si Sir Takamura. Siya ang pinipilit natin maabot. Hindi siya pwede matalo! Oo! Siguradong mananalo siya! Opo! Masyado kang natamaan! Huwag ganyan ang iharap mo mukha sa akin. Hindi ako kayang talunin ang bokong na yan. Sir Takamura, ganyan po ninyo! Talunin mo yung challenger! Kaya niyo yan! Pagkasabi na rin doon sa tatlong pangit na yan na nagwawala at nagsisisigaw doon, nasakay sila sa mga balikat ko kaya kahit na anong mangyari. Takamura! Kaya niyan! Takamura! Sila mag-alala. Dahil sa mundo sila. Alam kong kaya mo yung kalaban mo. Kaya may papaya ko lang. Basta dyan, makinig ka naman, oy! Alam ko naman ang sasabihin niyo, tanda. Sir Takamura! Round 2. Sumugod si Takamura! Nagkabanggaan sila! Pero ang champion ang napatras! Ang higante si Takamura na daig sa palakasan nila! Mahina ka lang pala! Hindi nililibayalit na makihabang nakasandal sa lubid ang champion! Gusto agawin ang title ni Takamura! Sir Takamura! Hindi pwede to! Hindi makasuntok si Takamura! Gusto lang punching bag ang papel niya ngayon! Bumagsak ka! Kahit anong hihina ka ngayon, ipagmamalaki ko sa lahat na ako ang nagpabagsak sa pinakamalakas na boksingero sa buong bansa. Pababagsakin kita! Ito pa! Bakit ganun pa rin ang mga mata niya? Bali wala lang ba sa kanya mga suntok ko? Pinakakagat lang ba niya ako mula kanina?
ito ah. Kung hindi pa siya agad sumugod. Ah, ganun. Naduduwag ka para sa akin ha. Sumunto ka ba? Sige! Naghahamon pa ang champion na kulang pa! Ba't hindi umaatake si Tamaki? Pagaling! Kumagat sa ginawa niya. Nalilito yung challenger kung anong gagawin. Hindi pwedeng hindi siya nasasaktan. Konti na lang babagsak na siya kanina. Konti na lang! Sabi ko na nga ba hindi siya makasuntok. Hilo-hilo na to! Sumuntok naman kayo, Sir Takamura! Anong ginagawa niyo? Sir Takamura! Sapul na naman! At binigyan pa rin isang malakas na counterpunch! Mukhang babagsak na nga ang champion! Sir Takamura! Di ba sabi niyo sa akin? Meron na ibang lakas ang champion! Ipakita ninyo sa akin! Ipakita ninyo malakas kayo! Tapos ka na! Sumuntok na rin si Takamura, isang malakas na uppercut. Nalilito sa kanya kalaban niya, masasamantala na niya ang sitwasyon. Tinamahan ako doon. Pero kahit na, mas marami siya natanggap na suntok. Iba nga pa ako. Ngayon pa rin na tatlong small time na yun na pinipilit ako maabot ah. Hindi ko hayaang masira mga ambisyon nila. Sigurado ako nasasaktan pa rin siya. Hindi ako nagpakamatay ng kakainsayo para matalo lang dito. Tao lang siya. Napapabagsak din siya. Ang isang champion. Marami nakasakay sa mga balikat niya. Kung sino-sino tao nakapulupot sa mga kamao niya, ang kamao ng isang champion, naiiba at bukod tangi. Huwag mo ko ipupa sa'yo! Wala kang pinatpat! Nanalo na siya! Tapos na ang laban! Pinakaba mo naman kami masyado! Pangatlong successful title defense ni Takamura sa knockout na ito! Makakampanayan natin ngayon ang nanalo, si Mamoru Takamura. Mukhang nahirapan din po kayo. Anong masasabi ninyo? Baka sabihin niya na naiiba ang kamao ng isang champion. Baka ipaliwanag niya kung ano ibig sabihin nun. Hindi naman! Nasarap ko lang yung laban. Naisip ko na, baka mabitin ang mga manonood. Kung tatapusin ko agad ang laban. Ano pinagsasasabi mo dyan, ha? Nabasa ko sa magazine ang mga pinagkagagawa mo. Pati yung babae kasi hinahatupag mo, eh. Malabo na ito, nagyabang pasi. Hindi naman, ang isang champion kasi. Baka sabihin pa niya. Mister, nag-interview. Mag-iingat ka. Baka kung ano gawin sa'yo ng babaero mo yan. Oo nga, baka biglang forma ang ginan. Huwag sinsisi ka lang. Huwag magsilapan. Anong pinapalabas siya? Walang pumapatro sa'kin, babae. Akala niyo, ha? Patay na patay sa akin to. Palibasan sa inyo, walang pumapatro. Ingat lang kayo. Patindihan. Dito ka sa baba, baka mapagkaman naman tayo kasama yan. Kung sino sa'yo, benta mo, bakit kayo dito? Ang sarap naman ang pinakain sa atin ni Mr. Yagi. Ang dami ko nakain. Pero ano na naman ba yung mga pinagsisigaw niyo tatlo kanina, ha? Baka isipin tuloy na tao, matatalo ako. Kasi naman po, parang hindi maganda. Di ba sinabi ko naman sa'yo, ipapakita ko sa'yo ang lakas na isang champion.
Naisip ko nga rin na meron talagang kakaiba sa pinakita nyo. Hmm? Magaan lang po ba ang mga kamao ko? Ha? Yun po kasi ang sabi ni Mr. Tate. Baka nananakot lang siya, pero... Ngayon nakita ko yung laban niyo sa Takamura. Parang lalong luminaw sa akin na masyadong malayo pa rin. Ang isang challenger laban sa isang champion. Hindi mo man tanggap yung sinabi niya kasi bumagsak ang lahat ng kalaban mo. Hindi naman po, sabilib ako sa sarili ko. Alam ko rin kasi hindi siya mapapabagsak kung magaan lang ito. Malakas ang mga suntok mo. Mas malakas pa sa gurang na yun. Eh bakit? Iba ang ibig niya sabihin sa mabigat at magaang. Iba? Kuwari, yung laban ko kanina. Kung wala kayong tatlong pangit kanina, posibleng mas magaan ng konti yung mga suntok na ginawa ko. Sa laban, parang unchampion lang kasi umaharap sa mga kalaban niya. Pero maraming nasa likod niya. Mga taong inaasahan siya. Mga taong umiidolo sa kanya. Mga taong pilit na gustong abutin siya. Lahat ng mga panalangin at damdamin nila nakapatong sa kamao ng champion. Damdamin? Naiintindihan mo ba yun? Lahat ng champion, pasan-pasan na lahat ng yun sa kanyang mga kamao. Lalo na sa mga kamao ng gurang ngayon, mukhang mabigat talaga. Naiintindihan ko na ang ibig niya sabihin. Mabigat na ang dinadala niya. Lahat ng mga yun, pasan-pasan niya sa kamao niya. Samantalang ako, lumalaban lang dahil nagigilig ko na ang boxing. Anong gagawin ko para manalo? Anong dapat isipin ko bilang challenger? Hello? Ako, napalo ka! Ha? Ano? Anong nangyari sa inyo sa Kamura? Natalo yung junior lightweight champion, tinalo ni Mashiba. Siya na ngayon ang champion, lagot na ako. Nanalo po ba si Mashiba? Ang galing niya! Napalo! Isipin mo kahit kung yung sigurso ko, wala ngayon kailangan handa akong sarili ko para lumaban sa limaw na yun. Hindi naman! Kamikit na tapos isipin mo siyang social championship, man. Alam mo nang pakiramdam ko ngayon? Opo! Basta kailangan isipin kung kakayanin ko siyang labanan. Sige na! Nanalo siya. Champion na ngayon si Mashiba. Sana matanong ko siya kung mabigat yung mga kamao ng champion. Kung paano niya pinagandaan. Hello? Kaya mo, si Mashiba to? Ha? Si Kumi? Ah, good evening din, Kumi! Kumusta ka na? Lumaban kasi kanina si Kuya eh. Namalataan ko ha. Hindi ko yung champion na siya. Pakisabi ko, congratulations. Maraming salamat din sa'yo. Kaya nga ako tumawag kasi naganda ako ng konti para sa pagkapanalo ni Kuya. Kaya lang kung konti kasi ang kaibigan niya, mukhang walang makakarating, sayang naman. Kung pala hindi pwede to. Kailangan kalmado lang. Tatanungin ko siya ng malumanay kung paano siya lumaban. Wala yata ang tao. Tao po! Si Makonochi po ito! Pasok! Opo! Sabi ko nga, ipapasok na nga ako. Ito na. Bakit ang dilim yata? Eh, andito pa rin to! Ano ba naman yan? Malamang biglang bubukas yung ilaw tapos gugulatin ako. Maupo ka! Opo! Nasaan po si Kumi? Kumi? Ay, ano po? Yung kapatid po ninyo? May binili lang sandali sa kanto. Ah, ganun po ba? Binabati ko po kayo sa pagkapanalo nyo. Ang galing! Champion na talaga kayo! Ah!
kasi malakas din yung champion na yun. Ilang round po ba umabot yung laban? Hindi pa ba siya babalik? 7 round. Ha? Sa 7th round, yung pa po siya napabagsak? Grabe naman. Pero magaling rin kasi talaga yung champion na yun, di ba po? Nakatagal siya ng ganun sa inyo. Eh, ang balita ko, mas mabigat pa kayo ngayon kesa dati. Totoo po ba talagang may naiiba sa isang champion? Yung lakas ng loob niya, yung dating niya. Parang mas mabigat po ba talaga ang kamao niya? Wala rin naiba. Ganun po ba? Wala akong binago sa pakikipaglaban. Mas maganda sana kung maaga ko siya napatulog. Kaso ayaw talaga magpatalo, kaya pinaospital ko na lang. Title match na, wala pa rin binago sa laban niya. Ibang klase talaga siya. Ah, ba't naman ganito dito? Ang dilim-dilim. Hi, Makunochi. Good evening. Salamat sa pag-imbita. Pasensya ka na, ha? Yung mga katrabaho kasi ni Kuya, gusto kasi nila sa ibang araw mag-celebrate. Nagpumilit lang ako na ngayon mismo gawin. Siyempre, mas maganda yung ngayong araw din mismo ang handaan. Saka mukhang hindi naman napagod ang kuya mo sa laban, eh. Ang nahihirapan rin pala siya ng gusto. Nakipagbakbakan siya kanina sa laban. 7 round, 21 minuto. Sa itsura niya talagang matinding laban ang nangyari. Halos nakipagpatayan siya para maago ang belt na yun. Makunochi? Okay yan, para maging masaya ang handa. Ito po sa inyo. Kuya, isa ka ng champion ngayon. Congratulations! Nanay ko, hindi siya mahilig sa ganito. Kinabahan ako sa laban niya kanina. Hindi nga ako halos makatingin eh. 5 beses lang na-defend ng champion yung title niya kasi. Pero nanakot ang kuya mo sa 7th round. Ang galing niya talaga. Maraming salamat, dumating ka. Pero parang napansin ko, lalong uminit kanina ulo ng kuya mo. Hindi nga eh, tuwang-tuwa nga siya kanina. Diba halos nagdudugtong na yung mga kilay niya kanina? Ginagawa na yon pag pinipilit niyang hindi matawa. Bihira ko nga siyang makitang natutuwa ng ganun eh. Natutuwa pa pala siya sa lagay na yun. Pero parang ang sarap ng merong kapatid, no? Lalo na kapag may ganitong handaan, may kasama ka sa ligaya. Mag-isa lang kasi ako, hindi ko naranasan yan. Makunochi, malapit na rin yung title match mo, hindi ba? Oo. Ako maghahanda sa celebration mo, ha? Gusto ko kasing bumawi sa pagdalo mo ngayon. Akong bahala sa handa mo, ha? Wow! Grabe, ang kit-kit niya talaga! Pero, hindi ko rin naman alam kung mananalo ako o hindi. Baka matalo lang ako. Ganon din naman ang iniisip ni Kuya nung laban niya, eh. Wala rin siyang kumpiyansa na mananalo nga siya dun sa laban niya. Pero basta, pabutihan mo na lang gaya ng dati. Wala siya talagang binago. Pareho lang yung paghahanda niya sa laban. Malabo yata yung mga sinasabi ko. Pagbutihin lang gaya ng dati. Mukhang yun lang talaga ang magagawa ko. Pagbutihan ko ang pag-ensaya ko. Tapos gawin ko kung anong makakaya ko sa laban. Kahit sino pa ang makakalaban ko. Kahit ano pa nakasalalay. Ibigay ang lahat sa laban para walang pagsisihan sa uli. Walang mababago dun. Pagbutihin lang gaya ng dati. Dito na lang ako. Kailangan ko pa kasing tumakbo eh. Ah, Makunochi! Bata, handang-handa ka na. Opo. Wala ka nang hahanapin pa sa isang champion. Ito ang isang bata na napakabilis ng pag-angat. Kilala na siya sa kanyang malalakas na suntok. Pero magagamit kaya niya? Ang mahirap doon, bubukas na sandali ang depensa niya sa katawan. Hindi pa lalagpasin ni Tati yun. Aabangan niya yun para magamit niya yung heartbreak shot niya. Mahihirapan si Makunochi na gamitin yung kaliwa niya.
Ano kayang binabalak niyang gawin? Ayos na! Lapitan mo pa! Ganyan nga! Yung halos nakadikit ka na talaga sa kanya! Hindi niya magagamit yung corkscrew niya kung ganyan kalapit! Wala ka nang katatakutan kung ganyan! O ba, ano? Sige, ituloy niyo! Ang galing talaga ni Mr. Kamagawa. Alam niyang mahihirapan si Makunochi gamitin yung kaliwa niya. Ipapang-depensa lang niya yung kaliwa. Tapos didikitan si Tate para hindi magamit yung corkscrew blow niya. Kaya lang kung ganyan siya kalapit, hindi rin maging epektibo yung suntok niya. Masyadong malapit para makabuelo. Huh? Ayos na! Pahinga na kayo! Nagulat ako doon. May champion ako na nagsabi, kahit 10 centimeters lang ang laki ng kama ko, kaya makapagpabagsak ng tao. Kahit ganung kalita distansya lang, kung may bubuhos itong si Makunochi, ang lahat ng lakas niya sa kama niya, tutulungan pa ng lakas ng katawan at mga paa, pwede. Ang gandang laban ito. Na-defend ni Mr. Takamura ang title niya. Si Mashiba naman naging champion na. Ako rin, magkatagumpay!